So magandang araw sa inyong mga kaibigan. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa Sinner Diode. Tara at samahan nyo kung alamin kung ano at paano nga ba gumagana ang isang Sinner Diode. Napakaraming diode ang available ngayon sa market. So dapat maging pamilyar kayo sa kanilang mga schematic symbol. At ganito ang symbol ng isang Sinner Diode. Ang Sinner Diode ay naimbento ng American physicist na nagngangalang Clarence Melvin Sinner noong taong 1950, na ngayon ay widely used sa electronics industry. Ang Sinner Diode ay isang special type ng semiconductor diode na inaalaw na dumaloy ang kuryente sa isang direksyon. Pero inaalaw din ito na dumaloy ang kuryente sa opposite direksyon. Yun ay kapag umabot or nag-exceed siya sa rated breakdown voltage niya. Halimbawa ay meron tayong Sinner Diode na ang rating voltage is 10 volts. Ibig sabihin, kapag naka-forward bias ang Sinner Diode, nasa full conductivity siya. Depende sa kung ilan ang nakasupply sa kanya. Ngayon naman, kapag naka-reverse bias ang Sinner Diode, means naka-blocking siya. Mag-i-start lang itong mag-conduct kapag umabot na yung supply sa kanyang voltage na 10 volts. Ngayon, kapag nag-exceed na sa rating voltage niya, which is 10 volts, kahit tumaas pa sa 10 volts, constant pa rin ang kanyang output. Pero, kapag hindi umabot sa 10 volts, ang voltage na pumasok sa kanya, hindi siya magka-conduct. At dahil sa katangian niyan, madalas itong ginagamit bilang voltage regulator, clamping signal sa specific voltage range, over voltage protection, at reference voltage. Para mas dalo nating maintindihan ang Sinner Diode, ikumpara natin siya sa isang regular na rectifier diode na mayroong PN silicon junction. Ang diode ay usually naka-glass or naka-plastic cylindrical package na mayroong mark stripe sa kanyang side na nag-indicate ng polarity. Sa isang typical or regular na diode, inaalaw lang nito na dumaloy ang kuryente sa isang direksyon lamang. Ngayon ay magtungo naman tayo sa Sinner Diode. Sabi ko nga kanina, ang Sinner Diode ay isang special type ng diode kasi inaalaw nito ang current flow kapag naka-reverse bias siya. Basta yung na-apply sa kanyang voltage ay mas mataas pa sa kanyang Sinner breakdown voltage. So para mas lalo nating maintindihan, idaan natin sa tinatawag na water analogy. Ihalin tulad natin ang kuryente sa daloy ng tubig. At sa tubo ng tubig na yun ay mayroong dalawang pintuan. Yung isa ay bumubukas sa isang direksyon lamang. At yung isa naman ay bumubukas sa magkabilang direksyon. At yung tubig naman ay nagsisilbing kuryente. Masdan nyo kung ano ang mangyayari. Kapag pinasukan ng tubig sa bahaging kaliwa ng tubo, sabay na bumubukas ang dalawang pintuan. Ang tawag dyan ay forward bias. Ngayon, pagdating naman sa tinatawag na reverse bias, ito ang interesting part. Mag-a-apply tayo ng tubig sa bahaging kanan ng tubo. Masdan yung maigi kung ano ang mangyayari. Habang hindi pa nakakaabot ang tubig sa pangalawang pinto, wala pang dadaloy na tubig sa bahaging kaliwa. Makakadaloy lamang ang tubig sa kaliwang bahagi kapag naabot na nito ang pangalawang pinto. Ganon din ang nangyayari sa isang Sinner Diode. Hindi siya mag-start ng conductivity sa reverse bias kapag hindi pa umabot o lumagpas sa kanyang Sinner breakdown voltage na na-apply sa kanya. Ang kagandahan pa dito
Kapag nag-exceed sa kanyang zener breakdown voltage, ang voltage na apply sa zener diode, constant pa rin ang output nito. Ngayon, paano naman natin malalaman kung ilan ba ang output voltage na kayang i-regulate ng zener diode? So actually, mayroong dalawang paraan para malaman kung ilan ba ang breakdown voltage ng isang zener diode. Una ay maaari nating ma-search ang kanyang data sheets para malaman natin ang kanyang specification. Pangalawa, ay i-apply natin ito ng voltage. So, isi-series natin yung zener diode sa isang resistor. At kung napapansin nyo, magkakaiba ang voltage across sa mga zener diode. So ganyan lang kadali para malaman kung ilan ang output voltage ng isang zener diode. Pwede bang i-series o i-parallel ang zener diode? So unahin muna natin ang series connection. So mayroong dalawang possible connection ng diode sa series. Ito ay tinatawag na end-to-end at back-to-back. Unahin muna natin ang end-to-end series connection. Kapag naka-end-to-end ang connection ng diode, ay mag-a-add ang kanyang value. Halimbawa, 7.35 volts ang value ng isang zener diode na nakasiris sa isa pang 6.16 volts zener diode. Ang total value ng zener diode ay magiging 13.5 volts. So, ganun lang siya kasimple. Ia-add lang natin kung ilan ba yung value ng unang diode sa pangalawang diode. Ngayon ay magtungo naman tayo sa back-to-back series connection ng zener diode. So kapag dalawang diode ang nakakonekta sa back-to-back arrangement, makaka-form tayo ng tinatawag na current limiter or clipping zener diode circuit. Ang clipping circuit ay mostly ginagamit para mag-modify ng AC input waveform, depende sa circuit arrangement. Ngayon ay magtungo naman tayo sa parallel connection. Pwede bang i-parallel ang zener diode? So actually, napatanong din ako sa katanungan ko na yan, kaya nagsaliksik din ako. And mayroon akong nabasang kasagutan from Toshiba, and ang sagot nila ay hindi. Dahil kapag nakakonekta sa parallel ang zener diode, tataas yung allowable power dissipation. At isa pa, once na magkaiba ang value ng zener diode at kinabit mo ito na nakaparallel sila, yung zener diode na mayroong mababang voltage, doon mas lalong dadaloy ang zener current. Which is kung i-analyze mo, talagang parang useless. Kasi hindi na magagamit yung isang zener diode na mayroong mataas na value. Tapos upon research, mayroon din akong nakitang kasagutan from Kiora.com at ang sagot nila ay pwede. Basta same value at same polarity. Halimbawa, mayroon kang dalawang zener diode at ang value nito ay 12 volts 1/2 watts na nakaparallel sa isa't isa. So magiging same pa rin ang rated voltage niya, which is 12 volts, pero dadagdag ang kanyang wattage. So ang unang value ng zener diode natin is 12 volts 1/2 watts at yung pangalawa naman ay 12 volts 1/2 watts. So ang magiging value ng zener diode is 12 volts 1 watts. Kayo guys, anong opinion nyo regarding dito? Pwede kayo mag-iwan ng comment sa comment section below regarding dito. Ano naman ang pinagkaiba ng zener diode sa isang regular na diode? So, ang PN junction diode or yung mga regular na diode
Inaalaw lamang nito na dumaloy ang kuryente sa isang direksyon lamang. At yun ay tinatawag na forward bias. So pagdating naman sa senior diode, inaalaw nito na dumaloy ang kuryente in both forward at reverse bias. Ang junction ng PN diode ay maaaring masira ng reverse current effect. Ang junction ng zener diode ay hindi madaling masira kapag nag-undergo ng reverse current effect. Ang doping level ng PN junction diode ay mababa, samantalang ang doping level naman ng zener diode ay mataas. Sa PN junction diode, ang breakdown ay mainly nangyayari within higher voltage. Samantalang sa zener diode naman, ang breakdown nito ay nangyayari mainly sa lower voltage. Ang application ng PN junction diode ay mainly for rectification. Samantalang ang zener diode naman ay mainly ginagamit bilang voltage stabilizer, shunt regulator, wave shaping, at sa overvoltage protection. Ngayon ay magtungo naman tayo sa advantage at disadvantage ng zener diode. So unahin muna natin ang advantage ng zener diode. Siyempre, ang unang-unang advantage ng zener diode ay maaari natin itong magamit sa mga smaller circuit. Capable ito for shifting voltage, mayroon itong overflow current control, simply compatible and accessible across the system. Ang circuit voltage ay maaaring magbago at stabilize. It provide high performance. It protects from overvoltage. Ngayon ay dumako naman tayo sa disadvantage ng zener diode. So for large load current, ang zener diode ay hindi suitable. Ang DC output voltage ay maaaring bahagyang magbago dahil sa zener resistance. Hindi natin maaaring ma-adjust ang output voltage ng zener diode. Ang circuit internal impedance ng zener diode ay mataas. Kapag nagbago ang load current, nagbabago din yung zener current. At dahil dyan, less ang kanyang voltage regulation. Paano naman mag-test ng zener diode gamit ang analog at digital multitester? So ngayon naman guys, is magte-test tayo ng isang zener diode. Magte-test tayo ng isang zener diode gamit ang digital at analog multitester. So unahin muna natin dito sa digital multitester. Ang range na gagamitin natin is yung diode mode. Select lang natin yung diode. Ito. Select lang natin yung diode. So, ang isang diode is meron dalawang terminal na tinatawag na anode at cathode. Ayan. So, itong markings na to, ito yung kanyang cathode or yung negative. Samantalang ito naman yung anode, which is yung positive. So, isang diode is merong forward at reverse bias. At meron siyang forward voltage na around 0.3 volts to 0.7 volts. And ito yung kanyang reverse bias. And ito yung kanyang reverse bias. So, pag binaligtad natin siya, ito yung kanyang forward bias. And napansin nyo, meron siyang forward voltage na 0.7 volts. So, ganyan ang halimbawa ng isang good na zener diode. Yung kanyang forward bias, reverse bias. Ngayon, idumaan naman tayo sa analog multitester. So, sa pag nagtitest ako ng isang zener diode gamit ang analog multitester, ang range na ginagamit ko is times 10. Ito guys, times 10 yung ginagamit kong range yan. So, bakit times 10? At hindi times 10k. So actually guys, pag ang range na gagamitin nyo is times 10k, yan, malilito kayo kasi ang zener diode is merong leakage. Tingnan nyo guys, no? Yan, forward bias. Yung pag binaligtad ko, meron siyang leakage. Ano? So ang aakalain nyo, defective itong component na to. Which is normal naman sa isang zener diode na meron siyang leak. Kaya ang range na ginagamit ko dyan is times 10. Times 10 ang range na ginagamit ko. So, pag times 10, dapat meron siyang forward at reverse bias. Yan.
forward bias. Pag binaliktad ko, reverse bias. So ngayon naman guys, isi-demonstrate ko sa inyo kung paano gumagana ang isang senior diode. So sa experiment na ito, gagamit tayo ng isang power supply at dalawang tester. Itong tester na to is ginagamit natin, is gagamitin natin sa pagsusukat ng voltage across doon sa senior diode. Samantalang ito naman is gagamitin natin sa pagsusukat ng ampere. So, ito yung ating power supply. Nakakonekta yung isang wire niya. Nakakonekta yung isang wire niya dito sa isang tester, which is magsusukat ng current. Samantalang ito naman, itong dalawang wire na to is nakakonekta dito, across dito sa senior diode. Susukatan natin yung voltage across dito sa senior diode. So, saset up lang natin siya. Saset natin to sa volts. Samantalang ito naman is iseset natin sa ammeter. Sige sila natin. Ayan. So, set natin sa zero yung ating power supply. Bubuksan na natin siya guys. Ayan. So, napansin nyo, zero volt siya. So, pipitin natin yung ating power supply. Napansin nyo, habang nagbabago yung supply natin or tumataas yung ating power supply, tumataas din yung voltage reading natin across doon sa senior diode. Pero, wala pa siyang current reading. Magkakaroon lang siya ng current reading kapag na-exceed niya or umabot siya sa breakdown voltage, which is 12 volts. And guys, pansin nyo, nung umabot sa 12 volts yung ating reading, nagkaroon tayo ng current output. And napansin nyo, habang tumataas yung power supply natin, yung voltage natin sa ating power supply, constant 12 volts pa rin ang kanyang output. Samantalang sa kabila naman, tumataas yung ampere habang tumataas yung ating power supply. Pansin nyo guys, bababaan ko yung ating power supply. Umababa din yung ampere reading natin dun sa sound tester, pero constant pa rin yung voltage natin. Ngayon, kapag bumaba sa 12 volts yung pu-produce ng ating power supply, bababa din yung reading dun sa ating, bababa din ang voltage reading dun sa ating tester. At napansin nyo, zero na yung nusukat nating current dun sa ating circuit. Ulitin natin guys. Tataasan ko tong power supply natin. Tumataas din yung voltage reading natin dun sa ating isang tester. Pero wala pang output na current. Ngayon kapag umabot siya sa breakdown voltage, which is 12 volts. Ngayon kapag umabot siya sa breakdown voltage, which is 12 volts, saka lang magkakaroon ng current reading dun sa ating isang tester. Constant 12 volts yung output ng ating zener diode. Pansin nyo, nasa 28 volts na tayo. Constant 12 volts yung ating output or constant 12 volts yung nare-read natin across dun sa zener diode. Samantalang dito naman is meron tayong 1.7 ampere. Ngayon, bababaan ko yung ating voltage supply. Napansin nyo, habang binababaan ko ang ating power supply or voltage output ng ating power supply, bumababa din yung output doon sa ating current, yung current na nasusukat natin. Pero constant pa rin yung 12 volts nya. Yun. Nung bumaba na sa 12 volts yung ating power supply, zero current na yung nare-reading natin at bumababa na rin yung ating digital power supply or yung supply na nasukat natin dito sa ating senior diode, across the senior diode. So ngayon naman guys, is meron tayo dito iba't ibang senior diode na nakakonekta sa mga LED. So lahat ng mga senior diode na yan ay magkakaiba ang senior voltage. Nakakabit dito sa ating power supply. Ayan. So bubuksan natin yung ating power supply. And kung napapansin nyo, nag-umpisa tayo sa 0 volts. Masdan nyo kung ano ang mangyayari sa mga LED niyan habang pinipihit natin yung ating power supply.
Napapansin nyo guys, unti-unting umilaw yung mga LED sa iba't ibang voltage level. So ganyan ang isang karakteristik ng isang zener diode. Pansin ninyo, bababaan ko yung ating power supply. Diba? Ganyan ang isang halimbawa kung paano gumagana ang isang zener diode. So ganun lang kasimple kung paano gumagana ang isang zener diode. Once na hindi umabot sa breakdown voltage yung nasusukat natin sa zener diode, and pansin nyo guys, kung umabot sa 12 volts na yung reading natin, tsaka lang nagkaroon ng current reading dun sa ating ammeter. So sana ay may natutunan kayo sa video na to. Pwede kayo mag-iwan ng comment or suggestion dyan sa comment section below. Huwag nyo rin kakalimutang i-hit ang like and subscribe. Pahit na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga future upload. So bago matapos tong video na to, promote ko na rin yung mga kasama nating technician na nagbablog. Pwede nyo bisitahin yung kanilang channel and marami kayong matututunan sa kanila. Samon sa aring technique, tips and tricks at marami pang iba. Muli, ako si Andrew Electronics na nagsasabing, stay humble and be creative. Maraming salamat.